Hello Aquarius, I hope you're doing well, and this is your weekly reading for June 11 to 17, and this is for all Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat, kunin niyo lang po kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you, at maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago kayo dito, welcome po sa ating channel, at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated po kayo sa mga readings natin. Thank you. At naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking dasal para sa inyong lahat, Aquarius. Sa po na mensahe ninyo, it's a time to give rather than take. Ayan, generosity energy. Generosity energy sa cycle naman, di ba, Aquarius? Sometimes, tayo talaga yung nagbibigay, tayo yung nagsishare. Minsan naman, tayo yung kailangang mag-receive. Tayo yung kailangang humingi ng tulong. Kaya, ang sinasabi naman ng mensaheng ito na huwag muna tayong mag-take ngayon dahil may mga taong nangangailangan na tayo yung tumulong sa kanila. No? May mga taong nangangailangan ng ating tulong na kailangan na tayo naman ngayon yung mag-bless ng ibang tao. Share our blessings to other people in need, no? Emotions are running high. Nako, excitement ang napipick up ko dito. Ang taas ng excitement level ngayon ni Aquarius. So, maaaring you are super excited ngayon to bless other people, to help other people, to share your blessings with other people. So, maaaring ganon ang ganap, Aquarius, no? Maaring marami kayong mga blessings din ngayon na natanggap from the divine universe. Kaya naman, you are super excited ngayon. To the roof. Kumbaga, ang excitement ng iba sa inyo dito para makapag-share kayo. So, you also have last quarter moon and Leo. So, maaring meron kayong Leo placement din sa inyong chart dito, Aquarius. Or maaring you are dealing with a Leo. Okay? So, yung mensahe ninyo, lighten up. Aquarius, lighten up. Maaring ang iba sa inyo dito, ang daming bagahe, no? Sa dibdib ninyo, sa isip ninyo, maaring stressed out ang iba sa inyo dito. Kaya, iniimbitahan kayo dito na mag-lighten up kayo, mag-muni-muni kayo. Time to play, di ba? Kasi baka overwhelmed na kayo sa inyong trabaho, overwhelmed na kayo sa mga iniisip ninyong gagawin. Kaya, take a breather, no? Take a step back a little from what is causing you stress, step back a little sa inyong mga obligasyon, responsibilidad, mga ganon. At kung ano-ano pang iniisip ninyo na kailangan gawin, no? Kailangan nyo muna na mag-declutter muna kayo ng inyong sarili. Okay? Para maramdaman naman ninyo na maluwag ang pag-iisip, maluwag ang nararamdaman, magaang lang ang buhay, yung mga ganon. Kasi parang stress out dito ang napipick up ko na ang ibang Aquarius, ganon eh. We also have first quarter moon and Aquarius. Ayan, so pumasok na kayo dito sa sarili ninyong reading, Aquarius. At yung mensahe sa inyo dito, trust the universe, no? Trust the universe. Pagtiwalaan ninyo na ang divine universe has a plan for you, no? Pagtiwalaan ninyo ang divine universe na lahat ng best, no, na maaring mangyari sa buhay ninyo ay yun ang maaring dumating sa buhay ninyo. Because maaring may mga nangyayari sa buhay ninyo na hindi yun ang inaasahan ninyo, hindi yun ang pinapangarap ninyo, but, di ba, kasi hindi naman lahat ng gusto natin na mangyari sa buhay natin ay yun ang best para sa atin. Sometimes, hindi talaga dumadating, hindi nangyayari sa buhay natin yung mga pinapangarap natin or yung mga ini-envision natin para sa sarili natin. It's because maaring it's not part of the divine plan or maaring it's not the best for us. It's not meant for us. So, maaring may mga ganon. Kaya, magtiwala na lang tayo. Trust the universe, no? Dahil, lagi naman at laging ang binibigay sa atin or yung hinahatid sa atin ng mga ganap sa buhay ng divine universe is what is best for us. Diba? So, yun na lang. So, what else? We have, be real. Ayan, Aquarius. Be real. So, another Aquarius energy. Another Aquarius energy.
So magpakatotoo ka daw, yun ang panawagan sa inyo dito, Aquarius. Be real, be authentic, be true to yourself. Ayan, so yun ang pinakamahalaga ninyong reminder sa ngayon, na be real kung sino ka, kung ano ka. Yun talaga ang ipakita mo. Show the world the real you, kumbaga. Show the world your real beauty, ika nga dito, Aquarius. Speak your truth. Live your truth and walk your truth. Yun ang pinakamahalaga. At yun din ang isa sa mga susi ng pagtatagumpay ng tao, no? Ten of Swords, endings and beginnings. Ayan, so may mga magtatapos na dito ng mga difficult situation, mga difficult phase sa buhay ninyo ngayon, Aquarius, that is coming to an end. Finally, you know, finally, ang napipick up ko dito, parang excitement. No, there is an excitement tulad nito. May excitement element dito. Kasi parang sa tagal na ng panahon na parang nakulong ka sa sitwasyon na to na parang masama nga yung loob, bit-bit ninyo mga resentments, bit-bit ninyo lagi yung mga emotional baggages ninyo from your past experiences. Ngayon, parang apektado, naapektuhan kayo in a negative way ng mga bagay na yan, no? Maaaring na-prevent kayo para gawin ninyo kung ano yung mas makakapagpasaya sa'yo in the past. Pero ngayon, ano, parang you're coming into a realization na tama na, this is enough. Ayoko na pigilan ako ng mga nararamdaman kong ito, ng mga bigat, bitterness, yung mga ganon, mga sama ng loob, pigilan ako para maging masaya na ako, para makapag-move on ako sa buhay ko, yung parang ganon. And I really feel na isasantabi mo na yan. You are going to lighten up talaga, no? You're really going to leave that behind you. Kung ano man yung mga bagahe pa yan sa dibdib ninyo, I really feel that you are cutting the cords, no? With them, with those pakiramdam. At ngayon, handa ka na. Handa ka na para sa mas masayang buhay, sa mas peaceful, mas healthy, mas harmonious na buhay. You are moving on, Aquarius. You are moving on. So, congrats. So what else? Death. Yes, this is massive transformation. Beautiful, beautiful. I'm super excited for you dito, Aquarius. This is new beginning energy. There is new beginning energy. So talaga naman, yayakapin mo na ngayon kung ano talaga ang bagong buhay, bagong pag-asa, kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, kung ano yung makakapag-inspire sa'yo, kung ano yung makakabigay sa'yo ng fulfillment dito. I feel that you are opening that door para sa sarili mo, no? Magbabago ka na talaga ngayon. Babaguhin mo na ngayon ang landscape ng buhay ninyo, Aquarius. And you are choosing light. You are choosing light. Talagang ayaw mo na doon sa kung ano man ang mga hindi na nagsiserve ng iyong highest good. Kung ano yung mga hindi naman talaga nakakasuporta sa iyong soul's growth. Kung ano yung hindi naman talaga nakakapaghatid sa iyo ng positive vibes sa buhay ninyo. I feel that you are going to let them go, no? Iiwanan mo na talaga yan. Isasara mo na yung pinto, no? Para sa mga bagay na yan. And you are moving on. You are also opening new doors para sa sarili ninyo. Maaring sa iba't ibang area ng buhay ninyo ito, na mga pagbabagong ito. This transformation could be in any area of life. Maaring sa trabaho yan, career, negosyo, no? Relationship, maaring ganon. But definitely, you are changing. You are creating change, beautiful change sa buhay ninyo, no? So this is new life. This is new life. There is rebirth dito, Aquarius. Kaya excited ako para sa'yo. Knight of Pentacles. Ayan, sa bawat galaw na gagawin mo dito sa mga transformation na to sa buhay ninyo, I feel na parang kalkulado mo ang lahat. Kalkulado mo ang lahat. Yung parang ayoko nang magkamali tulad ng mga pagkakamali ko noon. I've learned my lesson now from the past experiences sa buhay ko. And I don't want that to happen again sa buhay ko. Kaya ngayon, parang tinitignan ninyo sa bawat galaw na gagawin ninyo sa buhay ninyo, I feel na talagang
pag-iisipan ninyong mabuti. No, pag-iisipan ninyong mabuti at gusto ninyo na sigurado kayo sa bawat galaw na gagawin ninyo. So, bravo Aquarius, good luck to that. And that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.